Hello guys, nandito po tayo ngayon sa farm at gusto ko lang i-share sa inyo kung ano meron dito, mga fruit bearing trees, specifically yung langka natin. And i-share ko na rin sa inyo kung paano namin pinaparami or pinapropagate yung aming mga langka. So ito yung mga nakatanim dito guys, dito sa right side yung ating langka. Ang pangalan po niyan is Eviarc Sweet Jackfruit or Abuyog Sweet. Abuyog dahil nag-origin po ito sa Abuyog, Leyte, sa Eastern Visayas Integrated Agricultural Research Center, kaya tinawag din itong Eviarc. Meron din tayong Hass Avocado, ayan. At kung napapansin nyo guys, meron mga nakasabit dito. Mamaya i-share ko sa inyo paano namin ginagawa yan. Ang tawag po sa process na yan is enarching. As you notice guys, dikit-dikit lang yung space namin. Dahil di naman siya nagre-require ng malaking space talaga dahil nga grafted. Kaya hindi po siya masyadong lalaki. Kagaya po nito, nagsa-start na po siyang mamunga kahit ganito lang po kalaki yung kanyang puno. Unlike po sa ibang mga langka yung hindi grafted, kailangan mo pa siyang akitin kung magbabalot ka. Ito kahit nakatayo ka lang pwede mo siyang balutin. Kung meron kayong mga small spaces sa inyong backyards, pwede nyo po ito itanim. Hindi naman po siya ganong kakain ng malaking space. Ito nga sa amin is masyadong compressed. But we do not recommend na gayahin itong ganitong spacing dahil masyado po itong dikit. 5x5 meters po dapat yung tamang distansya. Ito, meron din po tayong lansones dito. Longkong po ang variety nito. Meron din mga naka-enarch sa lansones natin. At konting trivia lang guys, itong langka natin na Eviarc Sweet Jackfruit ay considered na pinakamatamis na langka. Kung isi-search nyo po siya sa Google, Eviarc Sweet Jackfruit was claimed to be the world's sweetest jackfruit based on a rating of 25.15 degrees Brix. That's the international standard for the sugar content dissolved in water. So matamis talaga siya guys, not just a typical langka na kagaya ng nabibili natin kahit saan. Ito po, ang ganda ng bunga niya. First fruit niya pa lang po ito, kaya hindi masyadong malaki yung kanyang bunga. And take note guys, kailangan nyo po talaga siyang balutin para hindi po siya nakakagat ng mga insekto kagaya ng fruit flies. Ayan, ibabalik natin yung kanyang cellophane. Etong mga namumungang to, 2 years old pa lang po sila. Yung iba, less than 2 years old, kaya na po mamunga. Ito pong kagandahan kapag grafted yung itinanim nyo. Mabilis na po siya talagang bubunga. Ayan, lahat po ng mga naka-plastic na yan, may mga bunga na po yan guys. At eto, meron din tayong mga chiko dito. Dwarf lang din dyan, di kagaya ng ibang chiko na napakalaki yung puno. Eto grafted, kaya dwarf lang din siya. Ayan, namumunga na. Yung mga first fruiting, kung mapapansin nyo, tig-iisa or dadalawa lang yung bunga. Ito naman yung 3 years old na namin na puno. Napakaraming bunga. Continuous fruiting po itong langka. Habang tumatagal siya, mas padami na padami ang kanyang kayang maiproduce na bunga. Nagdedepende lang talaga yan siya sa maturity at laki ng puno. At eto guys, aside sa langka, meron din tayong avocado. Flowering na rin yung mga avocado natin. Ito, 2 years old lang din ito guys. Meron din tayo ditong iba't ibang varieties ng avocado. Kagaya ng Hass, Premium, Seedless, Cardinal, at saka Mexican. At kung gusto nyo pong maka-acquire ng mga seedlings nito, meron po kaming binebenta. Unfortunately, hindi namin madideliveran yung mga nasa malayo. Dahil nasa Mindanao po kami,
Tupi, South Cotabato po, to be specific, ang aming location. Yung mga nasa malapit lang po ang kaya naming supplyan sa ngayon, and we prefer pick up. So sa mga interested po mag-acquire ng grafted planting materials dito mga varieties natin, pwede kayong mag-direct message po sa akin, maglalagay po ako ng link or contact information ko po. Pwede rin po ako i-message sa FB, Jerry Salutan po ang pangalan ko doon. At kung meron kayong mga questions guys, pwede nyo po akong tanungin, pwede nyo po akong i-PM sa Facebook. At itatry ko po na ma-address yung mga question nyo. Actually guys, hindi naman siya mahirap alagaan. Dahil adaptable naman yung langka kahit saan mo itanim. Kailangan nyo na talaga linisan yung baba niya. Sound weeding, top prune. Tsaka abunuhan nyo lang. Sa amin dito, organic. Kung meron kayong mga synthetic kagaya ng triple 14, pwede rin po yan. Mas maganda po mag-apply ng mga spray, insecticides at saka foliar para sa dahon, para maging healthy naman yung ating tanim guys, at saka mabilis na siyang bumunga. Ayan, ganito lang siya guys. Ayan, worth it talaga yung paghihintay mo kapag nakita mong nagbubunga na siya. Actually pwede rin yung siya itanim sa mga paso or mga pot na medyo malaki. Lalagyan nyo lang ng mga organic materials, yung mga decomposed. Pwede rin yan. Kung sakaling nakita niyo yung video ko sa YouTube last year, eto na yan sila ngayon guys. Nabunga na. Dati 1 foot lang yung taas nila. Ngayon, unti-unti nang namumunga lahat. Kaya worth it talaga. So, yan lang guys. Sa susunod ko na video, ipapakita ko sa inyo kung paano yung enarching method. Kagaya po nito. Ito po yung technique na ginagamit namin sa pagpropagate ng Eviarc Sweet. So stay tuned po mga guys. Thank you.